Hello guys, so sad, so sad. Sobrang lungkot na nangyari. So, yung nire-repeat. So guys, may share lang ako sa inyo idea. Kasi, malas-malas natin ngayon today. So may nire-repeat tayo dito kasi nag-blue screen yung computer ko. Pag ang gamit kasi natin ay OBS Studio. Kapag nag-shutdown, nang hindi mo siya na-stop, hindi siya nagsisave. So, corrupted siya. So, yun guys. So, share ko na lang guys. So, ito guys kasi itong nare-refer natin ay napaganda sana ng explanation at repairing natin. Kasi, itong nare-refer natin ay talagang matindi ang sinapit. Yan. Ito guys ay galing na sa Gilmore. Itong video card natin nare-refer. Video card to guys. So, galing siya ng Gilmore. According sa customer, so nag-drop off siya dito. So ilang repair shop sa Gilmore ang pinagdalhan ng video card na to. Din ang sabi, so GPU chip, so wala na sir, not repairable na lahat, ganun mga sabi sa mga galing sa Gilmore. Okay? So sayang lang nag-crash yung aking PC, nag-blue screen. So ganda pa naman ng repair, guys. Alam niyo kung bakit? So liquid damage kasi siya eh. Na-declare siya as not repairable, GPU chip ang sira. Pero dapat kasi hindi natin siya sinuwaan. So lahat sa Gilmore, sabi ng customer. Sabi ng customer guys ha, hindi ko yun sabi, hindi ko rin gawa-gawa. Kasi ang customer natin ay, okay, pakita natin siya. Ito guys, para naman, panood niya man to is ano, ito siya guys, ayan. Ayan, ang customer natin ay si Sir Michael o kanya. So, ang pila natin ay 579 ang number. Yan. So, yan ang address ni sir. Yan. So, mayroon siyang paggawa na cooler at saka video card. So, dinala siya noong March 6, 2023. So, ngayon ay March 8, 2023. 6 PM na po, guys. 6 PM na, guys. So, sayang na sayang, guys, yung pagre-repair ko. Kasi napakaganda, guys, ng nare-repair natin ito. Kapupulutan sana siya ng aral. Kasi, this video card is repaired by more than two technician on Gilmore, but according sa technician, GPU chip na yung sira. So ni-repair natin siya guys, sinubukan ko siya guys. So sayang lang, nag-corrupt talaga yung video ko, so wala na ako magagawa, but I'm sharing lang this idea. So eto na lang, share ko na lang siya. So this GPU is ganito siya, Gigabyte. Ayan siya, 2-1 fan. Ayan, nasabi ko na yung unang bahagi. So, ang tama niya guys, shorted yung kanyang 5-volt rail. Ayan. So, this GPU is no board view or schematic. Okay? So, shorted guys ito. Ayan. Itong, ayan. So, explain ko na lang para share na lang. Ang naging issue niya, nagkaroon dito ng corrosions. Ayan, liquid damage siya dito sa part na to. Ayan. Then, this is coil is 1.8 volts. Yan. Then, shorted dito. Then, remove natin. Shorted. Tapos, itong isa na to. May mga plugs naman yan. Makikita nyo. So, yan. May mga plugs. Shorted din siya, guys. Hindi siya. Oh, shorted siya. Bloated. Yan. Then, ibig sabihin, pinalitan ko na siya. Kasi nga, nag-crop yung video natin. Biglang nag-crash yung, nag-blue screen yung computer ko. So, yan. So, hindi siya nagsisave po. Nag-crash. Ayan, so pinalitan ko siya. Then ito, bloated din siya guys. Ito, bloated din siya. So pinalitan natin. Tapos ito guys, hindi siya bloated, pero shorted siya guys. Ayan. Then, napakarami ng sira nito guys. Super dami. Tapos itong resistor na ito guys, na nasa dulo. 2.2. Ayan, 2.2 ohms. 2.2 k ohms. Ayan. Tapos ito guys, ay shorted. Yan. So, ibig sabihin, lahat ng dinaanan ng, kasi ang naging issue niya, ito ay nag-liquid damage. So, nagkaroon siya ng short circuit sa 5 volts rail. So, lahat ng dinaanan ng 5 volts ay sira. Yan. Supply ng 5 volts, ito, sira. Siyempre, sira din ito kasi liquid damage niya. Sira. Then, ngayon, may supply din ito ng 5 volts or I'm not sure kung 5 volts kung 3.3 siya. Pero tinamaan siya. Actually, 5 volts siya guys. Upon checking kasi,
yung 5 volts kasi nag-eject ako siya guys dito kanina. So yan lahat ang bye-bye ko yan lahat. So nung na-ejection natin, voltage injection natin. So na-remove ko na lahat ng short ng itong bloated na to at saka ito at saka ito bloated. Na-remove ko na. Pag-eject ko dito guys ng 5 volts. So tinuro niya na nag-overheat itong MOSFET na to kasi 5 volts siya, 5 volts din ang entrada. So wala ano siya guys, no schematic guys ha. So nagbabase ako sa entrada na 5 volts kasi nag-eject ako sa 5 volts. Then ito, shorted din siya. Ito shorted din. Then ito, also the PWM is shorted. Yan, then this is actually hindi ito nag-ano siya dahil nakita ko umiinit ito. Parang nasusunog. Yung pala shorted ito. Ito kasi 2.2 may burn siya. So yun yung naging issue. Sayang lang, napakaganda guys ng repairing sana nito. Kasi ito ay tapon na guys. Totally tapon. Video card. This is 4GB but this is DDR6. GTX 1660. I think. O 1650. So ang nakalagay kasi dito. Ang modelo. Yan. This is GB1656WF. 2OC 4GD. I think DDR6 siya. So, yeah, DDR6 na yung ganito. DDR6 ba? I'm not sure kung DDR6 o DDR no. But this is a latest version. Yan. So, ibig sabihin guys, napakarami ng sira. Kaya lang, ito yung problema dito ng customers natin. So, kailangan ko siya guys, i-execute. Kailangan ko siyang i-repair. Kailangan ko palitan lahat ng piece ng sira. So, kapag hindi ko kasi siya guys tinaray, so, sabihin na natin, hindi natin talaga ito marirepair. Tapong talaga to. Gaya ng mga ginawa ng mga technician sa Gilmore. Laging ganun guys. I'm trying always. So, medyo malaki lang yung gastos nito guys. Kasi, this is PWM. This is UP, ano? Medyo mahal siya guys. Itong dalawa, mahal. So, pinalitan siya, guys. Then, pinalitan natin isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, medyo mahal lang yung magagastos niya, guys. Pagpalagay ng 300 isa, this is 4GB. But, depende sa customer, guys, kung kukunin niya. But, hindi natin siya may bibigay yung price. Kasi, ito yung mga sira niya, guys. Ito, iniipon ko siya. Ito siya. At, ay nire-repair natin. Sayang lang eh, kung lintik-lintik at nag-blue screen yung aking system unit. Kasi ano siya guys, yung sa biglang nawala yung display natin sa microscope. Tapos inayos ko yung lines, biglang nag-blue screen. Ayun, sa OBS Studio kasi kapag hindi mo siya in-stop, hindi siya nagsisave. Ayun, blue screen. So ito yung mga sira niya guys. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. And pito, meron pa niyang isang resistor. Mapalagay ng anim. Super dami ng sira. So, hindi ko alam sa customer kung babayaran ito or hindi. Yan. But, I'm sharing this idea dahil napaka-importante kasi. Ako kasi, bilang isang video card technicians, ganyan kasi ako lagi. I trying to repair the video card. So, ito guys ay nire-repair ko simula alas 12 kaninang tanghali. So, ngayon ay 6:21 PM. Ayan. So, nire-repair ko siya. Ganun siya katagal guys. Super hirap siyang i-repair. Super, super. Kasi napakarami guys ang sira niya. So, ako man ay nagiging nawala ng pag-asa sa nire-repair na ito. But, nangihinayang ako kasi sayang din siya. Kasi kung ito ay bibilhin mo, ang brand new nito is 12,000 to 15,000. And kung palagay ng second hand, so mabibenta pa ito ng 6,000 kasi this is medyo latest version pa siya ng GPU chip. Yan. Kasi hindi ito katapat ng 1050 Ti guys. This is 1650. I think 1650. Yan. Then, mahirap siyang i-repair kasi na-overview ng schematic. Wala, nag-try na ako guys kasi member naman ako sa Indonesia Tinixi at saka Binapix. So, wala siyang schematic. Mayroon sa ibang modelo pero iba kasi siya, ibang design. Yung ano siya, 1656 na version 2, iba siya. Kasi ito guys ay version 1.
So hindi siya kagad ganun. Iba yung IC na ginamit dito, iba. Yan. So yung sa kabilang version, yung version 2, iba yung ginamit na IC. So hindi siya ganitong design. Anim yung memory na ginamit, so ito apat lang kasi version 1. So ganyan, medyo kahirap mag-repair. Excuse me. And guys, so I'm sharing lang. This is working, guys. After replacing all, after sunsunin. Actually, guys, nag-injection tayo, voltage injection. So, gamit ko yung aking mga voltage injections. Ayan. Voltage injections. Tapos, nasa na yung aking cable wire. So, nalaglag siya kanina eh. Nasa na yun, nawala. Sayang yung una kong video. Nag-crash siya. Ayan. So, ayan. I'm injections. I'm using, dito tayo kumuha ng mga spare parts kasi hindi natin alam yung ano. Guys, wala tayong schematic. Sinasabi ko sa inyo. No schematic. Mahirap siya guys, decisionan. But I'm testing. So, ang PWM natin ay UP9509Q. So, ang pinalit ko ay UP9509P. So, parehas lang siya guys. May kunti lang siyang difference. But, sa ibang modelo kasi guys, mayroon siyang puro ganun ang gamit, UP, yung may P. Kasi Q. Then upon searching, so kunti lang difference niya, sa ohms lang. But no problem siya guys, same ano siya, input, output. Yan, may kunting difference lang siya sa amperahe. But it's not a problem. Hindi siya problema guys, hindi siya malaking problema. It's not a big deal for this GPU. Okay, so pakita ko sa inyo. So this is my display to. Yan. Lagi nagka-crash yung ano ko eh. Nagka-crash yung PC ko kasi gawa dun sa minsan yung mga camera. Yan, hindi siya na ganun. Yan. So ito yung ano guys, share ko yung screen ko. Ito yung mga ay, so ito. Ay, sala. To. Yan, ito guys yung mga pinagbasihan natin. Yan. So, ibang modelo ito guys. Mapansin nyo, ito nasa likod. Samantalang dito sa nire-repair natin, nasa harap siya. Yan. Ayan ako nga, share natin. So, para ma-explain ko ng maayos. Kasi, sayang yung naunang video, kaya ano. Yan. So, dito kasi sa ano natin, napansin nyo, nandito siya sa dulo. Yan. Samantalang dito sa ating board view na pinagbasihan ko, ibang modelo kasi siya guys. This is GB1650 Gaming OC. Itong nare-repair natin ay 1656 2F W OC 4GD. So, ayan. Medyo magkamukha lang siya pero iba. Kagaya nyan, ito nasa harap. Samantalang dito sa ating pinagkukopyahan, dito, nasa likod siya guys. Ito yun siya. Ito yung value. Ito guys, ang nakalagay dito is UP950P. 0P. So, P siya. So, ngayon, pinagbasihan ko na lang guys. Kumuha ako sa P. Ayan. So, super hirap niya. Then, nagkuha-kuha na lang ako ng pyesa. Tapos ito guys, same value lang naman siya doon sa ibang, ayan. So, this is, wala siyang nakalagay na specs or part number. Pero I think same functionality siya. This is the 3.3 volts. So, ibig sabihin, dumaan siya ng... ibig sabihin, 3.3 volts siya. Possible yung sinasabi ko kanina dito na pag-eject ko ng 5 volts, tumatama dito. Ibig sabihin, 3.3 volts yung input nitong mga to. Then dito, 3.3. So, ibig sabihin, nagtatransfer lang siya. Nakat lang yung supply. Dumaan siguro siya sa mga... So, hindi ko alam kung saan siya dumaan. I think dumaan siya sa resistor. Yan kasi yung barn resistor na nandito sa part dito na 2.2. So, possible yun yung output na 3.3. So, yun yung siguro. I'm not sure guys, but yun yung base na explanation ko kasi wala nga tayong matibay na ebidensya na schematic o board view. But, yun siya. Kasi yung pinagbabasihan natin base dito sa board view na ibang version. Screen. So, yan. So, yung shorted na pinagmulan ay dito. Ito guys ay nandito siya, sa harap siya. Pero dun sa ating nire-repair, nasa likod siya nakalagay.
Okay, ito yung 5 volts na nagkaroon ng short circuit. Kung papansinin nyo yan guys, susundan natin siya. Yan. So, ano yan guys ha? 5 volts yan ha. Yan, 5 volts. Yan. 5 volts. So, medyo not clear lang kasi gawa ng... Yan. Pero nakalagay dito is 2. Pero ano siya guys? 5 volts yan. Kasi pag tinester ko siya, 5 volts siya. Yan. Tapos, mapansin nyo sa, dito sa version na to, connected siya dun sa isang bloated na parts. Ito. Itong nag-bloated na to. Yan. Sure, ito yung short circuit. Connected siya dito. Pero nakalagay dito, guys, is yung pin 5 is 5 volts. Pero 3.3 dun sa kabilang ano. So, hindi ko alam kung paano nangyari. But, based sa experience ko sa ganitong klase ng IC, itong IC na ganito, na transistor, this is 5 volts itong nasa gitna na yan. 5 volts yan. Ito kasing kabila ay 3.3. Itong pin 1, 3.3 yan. 3.7 po guys, 3.7. Sorry. Sa yung kabila, yung input na 12 volts rail. Yan. So, kung i-marking ano natin siya, na, dito, yung tinamaan na eto, is ano siya, 3.3. Yan. So, hindi ko alam kung paano siya nag-transfer ng conversions. So, wala tayong matibay na ebidensya na schematic o board view. But, I'm explaining yung nangyari dito sa akin na repair. Ayan. Actually, guys, marami naman akong na-repair na ng mga... Alam ko may na-repair na yata akong ganito. But, ito kasi ay iba lang yung problema. Ayan. So, super dami, guys. Kung mapapansin nyo, ha? Sa iba kang doon kasi sa mga technician, sumuko na sila. So, declared GPU chip yung sira. Pero sa dami yan, kasi 1, 2, 3, yun nga, 6 pieces. So, medyo malaking expenses. But, it's working. It's working, guys. So, pakita ko sa inyo. Oops, itaas natin. So, yan. So, tingnan ninyo to. Sasalpak ko dito. So, salpak natin. Pakita ko sa inyo. Ito guys, ay hindi umiinit ang chip nung ni-repair ko. Yan. Yan. So, sa dami naman ng video kong ni-repair, so possible may magko-comment kasi dito. Marami tayong basher sa YouTube eh. Yan. Mag-comment siya. Bahala na siya kung mag-comment. So, wala eh. Nag-crush eh. Wala akong magagawa. So, ito. For testing na. Okay? So, thermal camera para makita nyo. So, lagyan ko siya ng HDMI. Yan. Sayang eh. Wala mo. Kaya lang. Ganun talaga. Nag-crush eh. Ayan. So, thermal camera guys. Ayan. So, recorded ba tayo? Nawala, baka nawala na naman audio. Minsan nawawala yung audio ko. Ganyan. Nalulobat. So, ayan. Ba tayong trying? So, power on natin. Pansinin nyo. Iinit yan lahat. Power on. Ayan. So, as you can see. Oh, lagyan ko lang ng heatsink. Okay. Ayan. Napansin nyo. Iinit siya. Wait, wait lang. Patayin ko muna. Oops. Ayan. So, lagyan ko lang heatsink. Ayan. So, let's power on. Ayan. Tapos tingnan natin sa bench. Actually, guys, may display yung kanina. Ah, walang display ah. So, nag-display dito sa kabila. So, ibig sabihin. So, nag-display ito kanina. Hindi ko alam kung bakit siya nawala. Thermal camera. So, functional naman siya. Functional naman siya lahat. So, hindi ko alam kung bakit siya nawala nandito. So, iinit yung dito. Hindi ko alam bakit nawalan siya ng display guys. So ito off ko lang. So check lang natin baka yung ating PCIe ay check ko lang. Ah, malog lang. Kasi nag-display siya kanina eh. Yan. So ulit ayusin ko lang siya. Okay, let's power on. Yan, uminit naman siya. Ayaw talaga niya mag-display. Nawala siya guys, hindi ko alam kung bakit. Ayan, dito na siya nagdi-display sa ba? Dapat dito siya magdi-display.
So, anong nangyari? So, nawala siya, guys. Parang napahiya ako dun, ah. Kasi ito yung sira natin. So, testerin nga natin. Bakit kaya siya? Dahil ba wala tayong schematic, worldview? Pero I think parehas lang guys yung mga kinabit kong pyesa kasi ang pinagkunan ko ay gigabyte din. Dim same location. So, try natin. Tsugay natin yung mga supply. So, hindi ko alam kung bakit ganun. Nawala. So, let's power on. So, this is... Ayan, makita nyo, 5 volt siya, guys. Ayun, meron siya. Nag-display siya. Ano lang yung aking PCI. So, wait lang, guys. Makita ko yung DC pitch. So, baka nag-lock lang yung PCI ko. Kasi luma na kasi. Okay? Ito, pa-power on natin. Power on. Tapos DC bench natin. Kailangan dito siya mag-display. Ayan. Meron siya guys. Yan, as you can see. So, siguro maano lang doon sa ating slot. Ayan, nagkaano. Kaya ko lang, mapapahiya ako eh. Ayan. So, nagkaroon lang siya ng issue dito sa ating slot. Kasi ito ay guys, ay liquid damage. Liquid damage siya. Ayan. Kaya... kailangan ko pa siyang i-cleaning. So, ang tinamaan guys ng liquid ay dito. Yan. Tapos dito, meron dito mga parts ng liquid. Tapos dito, nag-bloated dito eh. Yan. So, hindi ko alam kung umagos dito. Yan. Yan. At least may display na siya. So, isasalan ko na lang ito guys dun sa Sonic Cleaner para maklean. Yan. At yung mga pinalitan guys. Yan. Ulitin ko lang. Yan. So, dami. 6 piraso. So, computean ko na lang yung may-ari. So, hindi ko alam kung bayaran niya or ano. Pero, this is repaired kasi. Then, hindi ko rin naman masasabi sa may-ari na, sir, ito yung mga sira lahat. Kasi hanggat hindi ko tinatry, tinetesting kung gagana o hindi. Hindi ko kasi masasabing working siya. Kagaya niyan. Super dami ng sira. So, kailangan ko siyang ikabit lahat. So, hindi naman natin pwede na ikabit lahat ay tatanggalin kasi ang MOSFET o ICs ay hindi naman niya nahihiram sa tindahan. So, pag naikabit natin yan, matik hindi na siya pwede tanggalin. As working naman siya, tatanggalin na lang natin kung hindi working. But this is working. So, ano pa ito guys? Mapansin ninyo, original pa yung ano niya. Thermal paste na ginamit. Yan. Nagkaroon lang siya talaga ng liquid damage. Yan. So, ito. Thermal pad niya. I think medyo old na siya. So, pwede pa naman itong pagtyagaan. Kasi hindi naman ito ganun ka-sensitive itong gantong GPU. Yan. So, lilinisin ko na lang ito. Salang natin sa ating ultrasonic cleaner para pinakadabis na cleaning process. So, yan. Yun yung ating mga pinalitan. So, bigay ko na lang to sa customer. Maniwala siya at hindi. Ay, di, yan talaga. Sa dami niyang pinagpagawan kasi na technician sa Gilmore ay nasa sa kanya. Pwede naman kung ayaw niya kunin to. Bayadan niya yung diagnosis fee ko. Then, ganun lang naman. Or, yan, babayaran niya diagnosis. Kasi this is working fine. It's working. Kahit pa ganun kalaki. Talagang ganun. Walang magagawa. Yun ang sira eh. So, hindi ko naman alam kasi kung yan ay nung dinala doon sa mga technician, nag-eject yung mga technician, nag-bloated yun dito. Kasi sunog siya guys eh, bloated dito, bloated dito. Possible sa sin, baka nag-eject sila. So, hindi natin alam. Ganun kasi yan eh. Hindi ko naman masasabi kasi I'm the last technician na. Then, may nauna na sa akin eh. Kasi minsan, ganun talaga. Marami na rin kasi akong na-repair na naging issue ay galing sa ibang technician, dumami na yung cost, labor cost, kasi maraming nasira dahil dun sa pagre-repair ng unang technician. Meron din ako na-repair na missing parts. Yan, talagang nilagyan ko ng mga parts. Pinaghirapan ko siyang lagyan kahit na missing. Kasi may mga technician na ganun eh, pinagtatanggalan ng piyasa. Minsan, baligtad, may na-repair din ako na
Yung pesa, baliktad, pinagbabaliktad po nila, hindi nila binalik sa dati. Yan, natukoy ko naman siya guys kasi nagre-read ako ng pesa. Alam ko yung pin 1, yan, pin 8. So, nakita ko sa Microsoft Inspection na, na ganun. So, niloko ng mga technician na naunang nag-repair. Yan. So, may mga vlog naman ako guys. Mapapanoorin nyo lahat ng video uploads ko. So, 388 video na yata yung na-upload ko. Video card repair. So, pwede nyo siyang panoorin lahat. So, isa-isa nyo na lang lahat. Yan. So, ito guys. Sasalan ko sa ultrasonic cleaner. Medyo matagal lang siya. May 30 minutes. So, hindi ko na siya isasama sa video. Lahat naman ng repair ko ganun. Hindi ko na siya isasama sa ultrasonic cleaner. So, ito yung aking ultrasonic cleaner. So, pakita ko sa inyo. So, binili natin yan sa Shopee. Shopee lang kasi available. Yan ay kopi guys. Nang dumating sa akin, binali ko yan. Inabot pa ng 2 buwan. For return. Ayaw pa ibalik sa akin ng Shopee. Yan. Kasi binali ko sa Shopee. May binidyuhan ko. Na nagkaroon ng... May video tayo nito sa Shopee. Yan. Ine-repair ko na lang. Inayos ko. Kasi kopi ito guys. Ito. Kopi. Yan. Pero inayos ko na lang. Pinitpit ko. Minartilyo ko. Yan. Diba? So, dito ko siya guys. Isasalang. Sony cleaner. Alcohol yung aking gamit. Okay, this is Sony cleaner. Yung kanyang transceiver ay 4 na piraso. Dito, 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 dito. So, no brand siya guys. No brand. Nakalagay lang ultrasonic cleaner. So, heater din. Timer. Okay, well, no brand naman siya. So, nakalagay dito ay this is... Ang model niya guys ay PS40. Ibig sabihin ay 40 kilohertz. Siya ay mayroong running for 300 watts. Yan. So, ang power niya ay 240 watts. Ang kanyang ultrasonic power. So, yan. Made in China. Yan. Nabili ko guys ito sa Pinoy lang din. Sa Binondo. Pero, tinanggihan niya yung returning ko ng item. Na nag-ano siya. Pero, wala akong magagawa dyan sa sonic cleaner niya. Talaga ganun. At least na nakarating pa rin sa akin to, na ibalik pa rin. Inabot ng 2 buwan bago ko na-recover. Siguro naka 8 chat ako sa Shopee, sa help center ng Shopee. Super hirap pag ano, pag-recover niyan. But satisfied naman ako kahit papaano. Na-repair ko siya, nagkukumparaan. Gumagana pa yan. Yung aking Sony cleaner. Yan. So, ito guys, for continuation na lang. So, iti-stress test natin to. So, i-cleaning natin muna kasi this is liquid damage. Baka kaya walang display kanina ay possible issue, ganun. Kailangan kasing linisin yung ano, liquid. Meron kasi yan issue pag, ano, pag hindi natin nilinis. Yung kasing liquid ay nagkukulor green. Tapos kinakalawang niya yung mga hinang, PCB. Kagaya nito. Ito, itong liquid damage dito, natagalan, napansin nyo, ayan o. No? Meron siyang ukab dyan na kulay, ayan, brown, ayan. Kinain po siya nung kalawang, kinutkot ko yan saka dito. Ayan, so ganun siya, na damage. So yan guys, update ko kay later for stress test this GPU. Okay, for another extra showing ng working fine and stress test, okay? Update ko kayo later. Good morning guys. So, ngayon lang natin tinuloy itong ni-repair natin. Kasi kagahapon kasi ay alas 7 na siya. 6 p.m. to 8 p.m. 6-7 p.m. na kahapon. So, hanggang alas 6 lang kasi tayo kahapon kaya hindi natin tinuloy. So, ngayon guys, ito siya. Sinala ko na sa Sony cleaner. So, sure ko lang sa inyo. Ayan siya, mapansin nyo, mukha na siyang brand nyo. Ganyan ang pag nilagay natin siya sa Sony cleaner. Ganyan siya kalinis. Ayan, mapansin nyo, super linis na po niya. So, napakakintab rin niya. Ayan, wala na ako makikita dyan dumi. Ganyan talaga pag sinilagay po sa Sony cleaner. So, napakaganda ng cleaning. Talo yung mga paintbrush lang at saka brush lang. Ayan, mapansin nyo, halos. Para na siya mukhang brand nyo. Ayan. Na ganyan siya guys pag hindi na sa Sonic Cleaner. Medyo expensive lang pag Sonic Cleaner. Pag bibili ka ng sa mga technician. Kasi mahal ang Sonic Cleaner nasa 10,000 pataas. Ang halaga para sa mga gantong sizes kalalaking video card. Yan. Kaya kukunti lang yung may Sonic Cleaner na bumibili. Kasi it's so expensive kasi. At
cleaning lang naman kasi isang memory ay isang ganito lang. So hindi naman ganun kalaki, mababawi agad yung 10,000 to 20,000 na pag binabili ng Sony cleaner. Ayan, sharing na ito, share ko lang guys kasi ito yung ano niya. Ganyan siya kaganda kapag may Sony cleaner. Ayan, kaya sa mga nagpapagawa, para alam din nila, may idea sila na saan sila talaga magpapagawa na technician, na kumpleto yung gamit, na best talaga. So ilalagay na natin to, itong mga to. So ibabalik na lang yun natin yung dati kasi this is a expensive repair ito. Kasi actually guys, na-approve siya ng may-ari kagabi. Sabi wala daw problema sa price. Ayan. So yung mga thermal pad niya, hindi pa naman ganun kaluma. Bagamat may ganto na siya. Pero hindi naman siya ganun kakapal. So pwede pa siya. Gamitin natin siya. Pwede pa siya kaysa magpalit. Yan, pag may budget na lang yung customer. Kasi yung ganito naman video card ay hindi naman siya ganun ka sensitive sa kahit kasi walang ano guys, walang thermal pad itong ganito. So okay lang siya. Maganda yung ganitong kasi ano lang naman 'to eh, para lang siyang 1050 Ti series lang din. Na hindi masyado ganun ka ano sa thermal pad. So, lagay natin yung mga ano, total mahaba naman yung oras natin. Lagay lang natin itong mga ano. Mga diretso testing na siya guys. Para makita natin na working siya. Ayan. So. Lagay na natin ito. Thermal paste. So, ganyan yung paglalagay ng thermal paste, guys. Hindi siya kakarampot. Kasi yung iba kasi karampot lang yung nilalagay. So, hindi kasi siya maganda, guys, kapag kakarampot lang. Dapat may pa-exist kahit kaunti kayo. So, yung ako, yung naglalagay ako sa thermal, sa heatsink ng thermal paste. Kasi nga, para siyang, no, kasi yung pag ikaw bumili kasi ng video card, yung original niya, dito siya muna nakalagay sa heatsink, yung matagal. So ako kasi ilalagyan ko siya ng exis na parang pinaka-pattern niya para hindi siya mag-empty kapag dumikit yung heatsink para pag lumambot yung thermal paste. Yan. So ang gamit natin guys is Ice Fusion na thermal pad. So ito yung medyo mura-mura na mas marami na available na pwedeng mabili para sa mga technician. So, actually guys, okay naman sa akin yung temperature nito kasi hanggang ano siya, 34 hanggang 83 degree. Good po naman siya. Hindi naman siya nagsha-shutdown na namamatay. Merong mga mamahalin guys na thermal paste. Kung gusto nyo yun, pwede yun. Kaya lang, super mahal naman siya. So, 1,000 plus agad. Yung mga pinakamaganda guys sa na thermal paste base sa akin mga nagamit is yung Cryonat. Ano siya? Glissy. Glissy, yung Glissy ang brand, Thermal Glissy. So Cryonat ang ano niya, kung maririnig yung Cryonat, made in Germany siya guys na thermal paste. At saka yung isa pa, MX
Arctic MX6 yung pinaka-latest version nila ng thermal paste. So, medyo mahal lang siya, guys. It's too expensive. Meron pang isa, yung H1. So, mas ano siya sa US, yung H1 something, TH1 nano siya. Limit yung ginagamit sa US. Yung isa, yung Arctic at saka yung Arctic Europe din, yung Rionat is Germany. Sa Europe din, Germany. Yun yung pinaka, medyo mamahali na thermal paste. Pero guys, mas maganda yon. So, okay guys, pero iba lang, iba yung thermal paste guys sa ano ha, sa tinatawag na liquid metal. Yun, yung liquid metal, yung parang thermal paste na may metal siya. Iba yun guys. Natama ba? Meron pang isa eh, yung parang para ginagamit siya sa liquid metal na thermal paste. So, iba yun guys. Kasi ang gamit naman natin is mga heat sink. So, thermal paste lang. Yung mga naririnig nyo thermal paste. Tapos nakalagay kung saan siya ginagamit. Yan. Heat sink, ganyan. Iron, ganyan. Pero pag ginagamit siya sa liquid metal, so, iba siya yung ginagamit. Ano. So, para may mga difference, ano siya. Makikita nyo yan pag bumili kayo ng isang thermal paste. Yun. Rionat o kaya MX6 Arctic. Yan. Yan yung pinaka medyo mahal na thermal paste. Yung Rionat, pinaka the best. Yan. Kaya lang, it's too expensive naman kung bibili ka. Yan. Kaya kung may mga customer na mga high-end GPU, RX 3070 pataas, Rionat. Yung isa guys, yung Gleam GC. Actually, hindi ko siya kilalang brand. Hindi ko pa siya kilala. Pero base sa ano, pang-apat siya sa mga reviews. Pang-apat na recommended. Yan, nasa pang-apat. Pero sa lahat ng reviews, pag chinek mo siya, hindi siya kalimit kasama. Sa lahat ng reviews, sa iba't ibang website, iba't ibang tech guide, ganyan. So, makikita mo lang siya sa, minsan kasi sa promotion lang yan eh. Makikita mo sa mga website na nilalagay nila yung gano'n, number one siya. Pero actually guys, minsan, i-check mo rin lahat ng website. Na ano, minsan kasi promotion lang din yan eh. Na may pinagbabayad sila para ma-promote yung kanilang products. Minsan ganun siya. So, mas the best pa rin talaga yung mga galing sa mga lahat ng mga technician para ma-check din talaga yung ganda niya. It comes to gamings. Yan. Paano siya ma-apply. Yan. Yung Cryonaut guys, the best siya. Pang-burning. Yung ginagamit sa mga CPU burning. Yung pinaiinit na nagbabaga. The best siya. Tapos yung sa US na H1 brand. H100. Something ganun siya eh. Yun yung number one sa US eh. Malimit siyang ginagamit. Tingnan natin siya. So, nalagay na natin yan sa Sony Cleaner. So, ito guys, walang heatsink yung kanyang mga MOSFET. So, yung iba kasi meron eh. So, the best pa rin siya kahit ganun. I-design siya para sa ganun talagang gana. Ito yung mga piyasa pinalitan. Mas sobrang dami. So, yung ating ano, dito ko siya, sa ko siya didikit. Didikit ko itong ano niya. Ito. Yung dati niya. Siguro dito na lang. Para ano siya. Kasi pag tinanggal mo to, wala na kasing existing na mapagkakakilanlan. Kaya pwede kasing dito siya. Para at least, hindi siya maano guys, mawala. So, hanapan ko ng ano, discard eh. O kaya dito. Dito na lang siguro. Lagyan ko itong pandikit. Kasi mas maganda to guys. Hindi tinatanggal. Ito mga ganito. Kasi ito yung label. Kapag tinanggal nyo kasi ito, wala na. Mahirapan na kayong i-search. I-search yung modelo nya. Yun. Para sa mga technician. Halimbawa, naghanap ng board view. Nahihirapan kayo i-search.
kahit pa paano may basihan kayo. Kaya ito ay importante na naibalik. Yan. Kasi yung ibang mga technician, tinatanggal na yung ganito eh. Pero napakahalaga kasi nito, it comes to repairs. Mas matutulungan yung isang technician na kapag ito ay binalik sa dati. Yan, yun yung halaga ng mga gantong label. Kasi yung mga gantong gigabyte, wala siyang printed on board. Hindi kagaya ng mga Asus, nakaprint siya sa on board, talaga hindi mawawala. Yun yung kagandahan ng ibang brand. At saka yung MSI, oh, yung MSI may printed siya on board. Eh, yung ganito kasi wala eh. Kaya kailangan kasi ng support. Yan. So dinidikit ko siya lagi yung ganito guys. Pinapalagahan ko siya para sa importante na susunod na technician. Ganun siya dapat. Para helpful sa lahat. Yan. Para helpful. So try natin dito. Magdi-display. Kailangan mag-display siya. Para stress test na natin siya dun sa kabila. Okay, salpak natin. Okay. So, nandun na siya sa kabila yung ano. Testing ko lang dito guys. Sabihin ko na lang kung gumana. Okay. So, let's power on. Yan, pan spinning. So, yan, may display. Display siya guys. Ibig sabihin, good siya. Yan. Okay, patay na natin. So, lipat na tayo dun sa... Actually, nakabang naman yung camera dun sa kabila. Malayo kasi, kaya hindi ko maitutok yung camera. Yan. Andiyan yung camera. So, may display naman na siya guys. At least, ano. Kasi nung tinesting natin kahapon, di ba, parang nawalan siya ng display. So, lagay natin dito. So, ayan. Camera pala. Hindi nakatutok ang ating camera. So, ayusin natin. Ayan. So, yung aking, ano, ay pagbinuhay, ay pagpinatay kasi ito. So, hindi nag-charge yung battery. So, yung unit nito. But, no time to repair this motherboard. But, it's too long na kung tagal naman na natin itong ginagamit. Kaya, hindi na kailangan. Ayan. So, at least may display siya. At least gumagana pa. Ayan guys, may display siya. As you can see. Success yung repair natin kahapon. So actually guys, sayang lang kasi nagkaroon lang kasi ng tawag dito, nag-crop kasi bigla yung computer ko kahapon. Ano ba, nagbibideo ako, then nawala yung camera ng microscope, kasi ginalaw ko lang yung USB, nag-blue screen. Yan. Pag OBS studio recording kasi siya guys, pag hindi mo siya in-stop, hindi siya nagsisave. Ano siya, corrupted siya yung ano. So, ganun ang nangyayari. Ayun, na-corrupt. Sayang. Ganun ang nangyayari sa kanya. Wala magagawa. Anong talaga, wala na eh. May pakinaan nga yung TV. May pakinaan mo nga. So, malakas. Kinig dito sa aking record. Yeah, siya. Sure kasi guys, may display siya. So, antayin natin ma-detect yung driver. Para maganda. So, ayan. Hindi pa detected yung driver. Para malaman natin pag na-detect yung GPU chip niya kung at saka memory. Kung magugood siya. Para yung lahat ng... Pag-detected na kasi, lahat functional yan. Memory, GPU chip, PWM. Ayan. Magkakano na. Tutumbas. Magkakatumbas na yan eh. So, pan-spinning.
Mukhang brand new na siya, guys, as you can see. Di ba, napakaganda, napakalinis, napakakintab. Kasi nga, ganyan pag nilagay sa Sunic Cleaner, the best. Sunic Cleaning. Kasi yung ultrasonic cleaner, guys, yung kamay mo pag nilagay mo na tas nag-ultrasonic, ang sama sa pakiramdam, parang may nababurn sa'yo na mga cells sa kamay. Ayan. So, pag nag-ultrasonic ka, hindi maganda sa pakiramdam pag nag-ultrasonic ka, nalagay yung kamay mo. Parang pakiramdam ko eh, parang may binaburn na mga cells sa katawan ko. Parang may sakit, parang ganun. So, may epekto siya. Ayan. Nag-black screen ha. Nag-ibig sa'yo, nag-detect. Ayan. As you can see. Tapos yung pan niya, tumigil na siya kasi nag-detect na yung kanyang GPU chip. Lumabas na yung kanyang power saving mode. Okay. So, raran na natin yung stress test. Open natin ang tech power up. Ayan. So, ayan na siya. Take power up. Take power up. So ito guys, huwag nyo pansinin, go hit saka ito. That's a monitor yan. Lahat ng video ko meron yan. Ayan, so detected siya, 4GB, DDR6 po yan. Latest version nga siya guys, as you can see. Latest version siya kasi yung ginamit na GPU chip niya is TU117. Yung mga ka-size kasi nito is ano siya? TU107. 104, 107. Ay ito, TU na siya. TU na. Yung dati kasi is GP104, GP pa siya. Ito, TU na. Latest version na kasi siya. Kasi 12 nanometer na yung GPU chip na ginamit niya. Tapos, DDR6 na po siya. Latest version, Micron po, 4GB, 128-bit. Ayan, yung kanyang GPU at memory clock is 1.5. Yan siya. So, stress test natin kung mamamatay. Para makita natin. So, unang arangkada. Yan, running na siya. Yan, as you can see. Yan. So, fast break lang natin yan, guys. Ha? So, update ko kayo mamaya. Pagka nasa 20 minutes na. Yan. Para hindi masyadong mahaba yung video kasi 20 minutes din yun. Madadagdag sa video. Pampahaba. So, ayan guys. Working fine na siya. Update ko kayo later. So, ayan guys, so ito na yung update pala sa ating repair. So ito na siya guys, gumagana na po siya. Ayan, so running na siya ng stress test. Ayan, as you can see, this is 28 minutes. So kalating oras na po siya nagraran ng stress test. Ayan, as you can see, pantay naman yung kanyang temperature. Then, ang GPU temperature natin is 79. So, lowest lang po. Napakababa. So, okay na po. Working na po. Gumagana na ng maayos. Ayan. Ayan. Maayos na.
the temperature natin. Pansin nyo. GPU clock 1.5, tapos 1.545 GPU clock, sa memory clock 1,500. So, okay na po siya. Yan. Working na. It's working fine. Ayan. So, success. Success ang ating repair. Ayan. So, kahit pa paano. So, ito guys ay gusto ko guys kasi siyang videohan kasi binidyohan ko nga ito nung una. So, may na-repair din tayo na isang na ganito. Liquid cooler kasama nung sa kanya. So, advantage kasi natin na binidyohan natin sana to. Kaya lang, nagkaroon ako ng corruption sa recording. So, hindi na sama yung unang recording ko. Kaya, sinubukan ko pa rin videohan. Kasi advantage natin to kasi guys, sa workshop fix video card repair, advantage natin sa ibang technician. Kasi yung mga technician is mga kilala. So, Gilmore yan guys, pag sinabing Gilmore. So, mga mayayaman naman yung mga nandyan na may-ari. So, hindi nila na-repair yung video card. So, yung advantages natin, dito sa atin, na-repair natin siya. Yun yung kagandahan kasi. Yun yung may pagmamalaki natin dito sa ating video card repair na nagawa natin siya ng paraan dito sa atin. So, sa kanila kasi, dispose na, tapo na. So, tayo, ang nagawa natin, so, nabigyan pa natin ng buhay ka. So, ang nagastos dun guys sa video card na yun is 3.5 na sa 3.5. Pero at least, nabuhay natin yung video card. It's working. So, hindi man siya kunin or kunin man siya. Yan. Pero approved nung may-ari guys yung price. So, lahat ng pinapalitan, nabot ng 3.5 kasama na labor. So, at least, gumagana guys. It's working. Di ba? May pagmamalaki natin dito sa video card repair na nanggaling sa mga ano. Kasi guys, experience na experience ko na to eh. Halos na i-upload ko na to sa lahat ng mga vlog natin. Yung mga galing kay Dr. PC. Yan. Sus. GPU chip daw sira. So, dito. Hindi sa GPU chip, guys. Na-repair natin siya dito. Ilan na kasi yung pinagawa ng galing kay Dr. P. Mayroon din, guys, galing kay PC Bytes. Yan. Galing kay Vermont. Yan, Vermont, guys. Yan sa QC, may mga, ano dyan eh. May yaman, guys, yung mga matatagal na sa industry ng repair. Pero, hindi nila na-repair. So, dito lang dinala sa atin sa video card repair. So, dito natin siya nadali, na-repair. So, ito yung advantages na lang natin. So, advantage natin din sa kanila. Tayo kasi, hindi naman tayo mayaman. So, pero may kaalaman tayo na tanging kayamanan. So, ganun lang siya guys. Kaya, so, kahit pa paano binigyan ko itong repair para ma-show na para sa lahat ng customer. So, dapat hindi mawala ng pag-asa. Magpa-check nyo. Kahit mga 5 technician. Ito, ilang technician guys. Ilang shop yung pinagdala nito sa Gilmore. Tignan mo dito sa atin. Buhay pa. Sayang guys. Kahit naman papano magagamit pa naman siya. Na-repair naman siya guys. DDR6. So, latest version pa siya. Ng 4GB. Benta pa yan ng 6,000. Diba sayang siya. Kaya, yun ang maganda. So, hindi natin siya tinanggalan ng pag-asa na magawa. Kasi marami yan guys. Halos lahat ng repair ko na pa-malimit. Galing sa technician. So, na-repair natin. Meron namang hindi na-repair guys. Pero at least, ginawa ng paraan kahit nasayang yung kahit naubos yung ating isang araw, dalawang araw hanggang sa magawa. Kung hindi magawa, wala magagawa. At least doon na tayo sa last point na talagang kailangan na palitan yung video card. Ayan, yun lang yun guys na gusto kong i-share dito sa video natin na ito. Na bigyan natin ng pag-asa. Yung try natin sa ibang technician, talaga yung magaling talaga eksperto sa video card. So, ganun lang siya guys. Ayan. So, marami naman akong uploaded na mga videos. Panoodin nyo lang yan lahat. So, nandyan. So, may mga binabanggit ako dyan. May mga sinasabi ako dyan. Na mga success repair natin. May mga vlog. May kay JC Peralta. Sir JC Peralta. Meron tayo dyan. Galing kay Dr. P. So, chip to yung sira. Tapos, may vlog din ako nun eh. Hindi ko makalimutan. May vlog ako na. Ayan, guys. So guys, paano? Papalam na yung video card repair. So, sisend ko lang yung video dito sa may-ari na working at gumagana na. So, itong re-repair natin na cooler niya nakasama ay sira yung motor. Ang naging reason, barado. So, hindi siya nilinis. Hindi pinalta na ang liquid cooler. Kaya nasira yung motor. So, ayan guys, hanggang sa muli. Paano ba yan? Bye-bye na. Hanggang sa muli. See you in the next video. Bye-bye.